Hello everyone! Welcome back to my channel. Please subscribe my channel at paki-hit na din po ng bell button para ma-notify kayo sa mas marami ko pa pong mga uploads. Maraming salamat po. Habang abala ko sa paglalaro ng mobile game sa aking cellphone, ay laking gulat ko na lang na may magbukas ng pinto ng malakas sabay sigaw ng surprise! Laking gulat ko dahil di ito pamilyar sa akin. Kaya naman napatingin lang ako sa kanya at tila nagtataka din siya kung maling pinto ang napasok niya. Ae, mawalang galang na po, sino po ba ang sinusurpresa niyo? Nagtataka kong tanong. Maging siya ay tila napahiya dahil di rin niya ako nakilala. Dahil huli itong bumisita ay maliit pa ako. Kaya naman agad itong humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa at nagtanong ng mga ilang bagay. Ae, pasensya na po, akala ko kasi ay dito nakatira ang aking matalik na kaibigan. Blanco pa din ako sa tinutukoy niya. Kaya naman tinanong ko siya kung sino ba ang hinahanap niya. Dito ay bigla namang paglabas ni Mama at napasigaw sa pangalan ng misteryosang babae. Camille, ikaw ba yan? Sabay lapit ni Mama sa babaeng gumawa ng eksena. At dito na sila nagsimulang nagyakapan at batian ang dalawa. Natatawa na lang ito sa kwentong kahihiyan na ginawa niya kanina at dito na nagtanong ang babae sa kanya. Agad naman akong ipinakilala ni Mama sa babaeng bagong dating at nalaman ko din na ninang ko pala ito na madaming taon na di ko nasisingil. Ngunit may pagtataka ako kung paano ko naging ninang ito eh ngayon ko lang naman ito nakita. Habang nasa hapagkainan kami ay masayang nagkukumustahan ang dalawa. Habang ako naman ay di nagpapahalata na nakikinig sa mga pinag-uusapan nila. At ito naman ang aking nasagap. Kaya pala umuwi si Ninang dito sa Pinas ay nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan ng kanyang kasintahan na nauwi sa pansamantalang hiwalayan. Ngunit ang pansamantalang iyon ay tila malabo ng matupad dahil sa maikling pagkakahiwalay nila ay nalaman ito na mayroon na agad pumalit sa kanyang posisyon. Kaya naman sa sobrang sama ng kanyang loob ay napagpasyahan niya na umuwi na muna ng Pinas upang dito na muna magpahilom ng kanyang kalooban. Matapos ang ilang saglit ay sa akin nabalik ang atensyon. Eto na ba si Jomar? Ang dating madalas dumudumi kapag dinadala sa mall? Wika ni Ninang Camille. Sabay nagtawanan ang dalawa at dito na nga binilakan pa nila ang nakakairitang mga alaala. Ngunit may pagmamalaki ko na ngayon ang pinagbago ko dahil naging malaking bulas ako sa edad na 18. At dumami na rin ang humahanga sa akin dahil sa biyayang lahi na binigay ng aking mga magulang at sa pinaghirapan kong makisig na pangangatawan na dilingit sa iba ay maraming naglalaway na mga kababaihan at mga kasing katawan ko na ang hilig naman ay kalalakihan. Ngunit wala akong hilig noon sa mga babae, lalo't focus ako sa aking mga pangarap. Yun ay ang makapasok ako sa aking pangarap na universidad at makuha sa paborito kong sport na noon pa man ay aking pinagsisikapan na maabot. Hanggang dumating na nga si Papa mula sa kanyang trabaho at maging ito ay nasurpresa sa babaeng kanyang nadatnan. Agad itong lumapit dito at nagbeso na di ko naman nakikita kay Papa dahil dati natlikas na silosa ang aking ina. Kaya naman naisip ko na kung gaano ang closeness ng mga ito ng mga bata pa sila. Pagkatapos naman kumain ay agad itong inaya ni Mama sa kwarto ko at dito pansamantalang pinapwesto. Kaya naman lubos ang pagkagulat ko dahil bakit kami pagsasamahing dalawa ay di pa nga kami gaanong magkakilala. At isa pa ay babae ito at lalaki naman ako. Ngunit wala pa man ang kumpirmasyon ko ay agad na palang nagdesisyon ni Mama na ako ay sasala na muna matutulog, habang ito ay nasa amin. Kaya naman wala na akong nagawa, dahil nadala na ni Mama ang aking unan at kumot sa sala. Pagtapos noon ay nag-ayos ng gamit si Ninang
habang ako naman ay di mapakali dahil sa ganda at sexy ni Ninang. Habang nakahiga ako sa supa ay di ako mapakali dahil iniisip ko kung ano ang suot nitong pantulog. Kaya naman lumikot ang aking isip at naging sani ito ng pagkabuhay ng aking alaga. Kaya naman nag-isip ako ng paraan upang makita ko siya. Kahit na ngayon lang, ngunit sa aking pagtayo ay nagulat na lang ako nang magbukas ng pinto. At dito nga ay lumabas si Ninang suot ang malaking short at spaghetti strap na lalong nagpahubog ng kanyang katawan. Nagulat din siya dahil napatayo ako. Ae, naistorbo ba kita? Tanong nito. Ay di po, may kukunin lang po sana kasi ako sa aking kwarto. Sagot ko naman ay, sige, pasok ka na lang, magsi-CR lang ako. Agad din ako nagtungo sa kwarto at kunyari ay may hinahanap upang tumagal ng tumagal. Ang totoo ay inaantay ko lang bumalik si Ninang at maya-maya pa nga ay bumalik na ito mula sa pagbabanyo. O ano, nakita mo na ba ang hinahanap mo? Tanong nito. Sabay iling ko naman bilang sagot ko naman sa tanong niya. Ngunit di maiwasan na mapatingin ako sa kanya dahil takaw tingin talaga ang kanyang kasuotan. Lalo na halatang wala itong suot na panloob, kaya naman bakat na bakat ang kanyang malulusog na bulkan. Ngunit nahiya naman ako sa kanyang sinabi, "Oh, baka naman maubos na yan tinititigan mo," wika nito. Sabay baling ko naman sa ibang dako upang umiwas sa tukso. Sabay hingi ko naman ng pasensya at nagpaalam na lalabas na ako. Ngunit nagulat ako nang pigilan niya ako at nakiusap na samahan na muna siya. Kahit ngayong gabi lang dahil namamahay ito at di makatulog. Ngunit nag-alangan naman ako dahil baka magalit sila mama. Kaya naman sinabi ko ito sa kanya. Ngunit sumagot naman siya na ang bahalang magpaliwanag. Kaya naman, habang kinukuha ko ang aking gamit ay excited ako na bumalik sa kwarto dahil makakasama ko ang aking sexy na ninang na ngayon ko lang nakita. Pagpasok ko sa kwarto ay nag-isip ako kung saan ako pupwesto. Kaya naman agad ako naglatag sa baba ng kumot. Ngunit agad naman niya akong pinigilan at sinabing, magtatabi kami sa kama gaya ng dati. Kaya naman hinayaan ko na lang ang kanyang gusto. Habang nakahiga kami ay tila di ko naman alam ang aking mararamdaman. Di ako makatulog sa ganong posisyon, lalo na't alam ko kung ano ang kalagayan ko ng oras na yon. Ilang minuto din akong nakiramdam kay Ninang, pinakikinggan kung tulog na ba siya. Nang umabot na ng higit kalahating oras, ay napagpasyan ko na lingunin ito. Ngunit nagulat ako na makita ko na nakamulat din ito at nakatingin sa akin. Di agad ako nakakilos, nakatingin lang ako sa kanya, ngunit nagulat na lang siya. "Di ka rin ba makatulog?" tanong nito. Kaya naman umiling na lang ako bilang sagot sa kanyang tanong. Sabay alok nito na magpapaantok daw kami. Di ko alam ang tinutukoy niya, ngunit nagulat na lang ako sa pagiging agresibo niya at nauwi nga kami sa isang bawal na pag-iisang dibdib. Naging mainit ang eksena hanggang sa parehas kaming ibagsak ng pagod. Namalayan ko na lang nang magising ako na tirik na ang araw, kaya naman dali-dali akong bumangon at pilit hinahanap ang aking ninang. Ngunit wala ito sa paligid. Kaya naman agad akong lumabas ng kwarto at hinanap si Ninang. Ngunit naabutan ko na lang ang nakahandang pagkain sa mesa at may iniwang sulat. Dito nga nakasaad na ang paghatid ni Mama sa terminal kay Ninang Camille. Maaga silang umalis at di ako ginising pa dahil sa himbing ng tulog ko. Ang di alam ni Mama ay bunga ito na matinding bakbakan na dinanas ko. Kaya naman sa pagbalik ni Mama ay agad akong nagtanong dito. Sinabi ni Mama na nagkaroon daw ng emergency si Ninang kaya biglaan ang pag-alis. Mabuti na nga lang daw at nagpalit kami ng pwesto na tutulugan. Kaya naman di na ako inistorbo dahil naging abala sila sa sala dahil sa pag-aayos ng gamit.
Nagbilin naman daw si Ninang na huwag daw ako mag-alala dahil muli siyang bibisita upang bumawi at mag-bonding kami. Di ko alam ang mararamdaman ko sa bilin na yun ni Ninang dahil pakiramdam ko ay bawing-bawi na siya dahil sa pasalubong nitong handog sa akin kagabi. Ngunit excited ba din ako sa anong pagbawi pa ang gustong gawin ni Ninang? Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik.